Hello mga kabayan! Kumusta po ang buhay? Magandang umaga! Welcome po sa aking channel. Ako po si Glenda, isang Pilipina, nagtatrabaho dito sa Oman bilang isang florista. Bago lang po ako dito sa channel, bago lang po ako mag-vlog. Sana po supportahan niyo. Please subscribe and press the bell button para po sa mga kaganapan sa aking buhay. Ayun po. Bali, nagtatrabaho po ako dito. 4 na taon na po. Before, nagtrabaho po ako sa Singapore bilang katulong, kasang bahay. That was year 2008. So, after po noon, nung matapos ko yung contract ko, 2 years, uwi ng Pinas. And then, after that, nag-settle down ng mga siguro 3 years, parang ganun. And after that, marami nangyari. Tapos, bumalik po ulit ako ng Hong Kong. So, sinubukan ko naman po doon. Kasambahay din po. And then, after that, hindi maganda yung naging amo po. So, lumipat ako dito sa Oman. Pero sabi ko sa sarili ko, ayoko na sa bahay. Kasi alam ko dito pag sa Middle East, malalaki yung bahay. Tapos, diba, iba ako gali ng mga Araba. So, kinuha po ako ng pinsan ko. Actually, kinuha ako ng pinsan ko sa Hong Kong. Bali, nag-ano ako dito. Cross-country ako dito sa Oman. Kaya, pumunta po ako dito as tourist. So, nagbakasakali. And, nakakuha naman po. Florista. Bali, eto na nga. Hanggang ngayon, isa lang yung naging amo ko. So, maraming salamat sa aking pinsan. Kay Ellie. Isang pwesto niya. So, yun na nga po. Doon na umikot yung aking kinarer. Doon na po umikot yung aking pagiging isang turista. Doon na nag-iing yung aking career. From kasambahay, and then kasambahay ulit, and then dito na sa Oman bilang turista. Okay naman po siya. Yun nga lang, minsan as a single parent, hindi mawawala yung malungkot, ma-homesick kasi malayo sa mga anak. Sa ganun pa man, kailangan magtrabaho. So, yun lang po. Bigyan ko lang kayo ng introduction sa tungkol sa akin na bilang bago sa channel na to, bilang bagong magbablog, susubukang mag-vlog. Kasi napapanood ko, may napanood ako one time. Sa, yung babae is Pilipina, tapos yung asawa niya is Nepali. So sabi ko, ang galing naman ito. Kahit nasa bahay lang siya, ang dami niya subscriber. So parang na-inspire ako. Sabi ko, mag-vlog din kaya ako. Kaya lang sabi ng mga friends ko, dapat daw merong content. Eh, hindi ko nga alam eh. Wala pa akong paalam-alam. So, sana po subscribe and like and press the bell button para po updated kayo. So, ganun po ang gagawin ko. Vlog lang ng vlog. May kitaan pala. May kitaan pala sa vlog. So, masipag lang mag-vlog at sana maraming viewers, marami ding mag-subscribe. So, sisimulan ko po ang aking vlog dito. Ang buhay ko bilang isang florista, sa araw-araw na ginagawa ko, minsan, hindi mawasan, hindi ma-stress kasi mga customer na pasaway. So, yun po.
Bali, introduction lang po ito ng tungkol sa akin at yung mga experience ko. Yun lang po. Yung experience ko dito sa Oman. Nung pumunta po ako dito, actually, ako'y kinakabahan. Sa airport pa lang ng Hong Kong, kinakabahan ako. Kasi, ito po sasabihin ko na. Kasi, nung umalis ako dun sa amo ko sa Hong Kong, nagpaalam ako, nagbigay ako ng termination letter, pero hindi ko ako pinayagan. The reason why I give the termination letter, kasi po, that time, hindi maganda ugali ng babae. And imagine yung aking higaan doon is kung ano po yung kasinlaki ng folding bed, ganun po ang hinihigaan ko. At nasa unahan ko po yung aso. At ang CCTV nila doon is 7. Considering na yung bahay po nila is 50 square meters lang. So, ganun po ang mga Chinese. Hindi ko natagalan yun kasi sabi ko, hindi ako tatagal dito. Ultimo pong sa pagsundo doon sa bahay, may CCTV pa pala doon sa hintayan ng school bus. Ultimo sa playground, may CCTV din. So, sabi ko, parang hindi ako magtatagal. So, ayun na nga po, eksakto naman yung pisan ko, sabi niya, gusto mo ba pumunta dito sa Oman para mag-ibang? Sabi ko, oo naman. Pero, ayoko nang sa bahay. Kasi, sa bahay, ayaw na, no? Nag-level up na. Eh, kasi nga, yung sabi nila, pag sa mga, dito daw sa Middle East, maraming mga, hindi magandang ugaling mga Araba. So, ganun na nga, to make the short guys story short, ganun na nga po, tumakas ako sa amo ko sa Hong Kong. Kasi hindi ako pinapayagan, hindi nila pinipermahan yung termination letter ko, yung ipinasa kong letter. Actually, 1 month before na magpapaalam ka, or uwi ka, or alis ka, or what, or iti-terminate mo yung ano mo, 1 month before, gagawa ka na ng letter. So, gumawa po ako ng letter, kaya lang hindi in-approve ng amo ko. So, ang ginawa ko, nag-run away po ako. kahit bawal, kahit masama. Nag-run away po ako doon. Kaya, yung feeling ko, nung nasa airport na ako ng buko, kinakabahan po ako. Kasi, hindi biro yung gagawin ko. Itinaon kong day off ko noon, nung time na yun, at saka ako, lumipad na, pupunta dito sa Oman. Yun po. Nung nandito na ako sa Oman, nakabukas pa pala yung aking, I think, nandun pa yung SIM card ko ng, nakaano pa yung SIM card ko na, hindi ko natanggal. So, nakontak pa ako ng amo ko through WhatsApp. Kaya yun. So, yun. Okay naman dito sa Oman. Actually, mababait naman yung mga Omani. Magagalang naman sila. Tsaka naman, mas magagalang pa nga sila kaysa sa ibang lahi katulad ng Indiano, ng Pakistani, ng Bangladesh, yan. Medyo mga ano pa yung mga yan eh, medyo mga mga manyak-manyak pa. Pero mga Omani, igagalang ka naman. So far, wala pa namang nang basto sa akin dito. Ngayon lang, nung first time ko dito, pumunta kami ng pinsan ko sa isang store, may nag-ano lang na kamsa-kamsa-kamsa-kamsarian. Yung pala ibig sabihin noon, kamsarian lang ang beauty natin, ang beauty namin. Ibig sabihin, inaalo kami sa halagang 5 reals. Sa halagang 500. So, ganun naman dito. At saka, nasa sa babae naman yan kung ikaw ay kung gugustuhin mo. Nasa sa iyo naman yun. Kung magpapadala ka sa mga ganun.
So ayun, nag-vlog ako para at the same time, diba sa vlog daw may kita. Sana, I hope. Pero hindi naman ganun kadali. So sa vlog ko pong ito, iaano ko yung buhay ko dito, yung pagiging single parents ko, yung adventures ko dito, marami pa pong iba. So, I hope subscribes na po kayo sa aking channel. At hindi naman po mahirap ang trabaho ng isang turista. Yun nga lang, minsan mangangarag ka pag marami ng customer. Lalo na may mga customer na pasaway, hindi mo maiiwasan. Kaya lang, what to do, trabaho ito. So, sa ngayon po, yun, kaya nakakapag-vlog ako. Wala pang customer. Pero, ano naman eh, pag may occasion po dito, maraming gawa, maraming arrangement. Marami din mga florista dito, marami na rin akong nakilala, marami na rin naging kaibigan. So, ayun lang. Maraming may dumadating ng problema, pero tuloy lang po ang buhay. So, yan lang po. At kita-kita-kits po tayo sa mga susunod kong vlog, sa mga susunod kong adventure dito sa Oman. At sana po supportahan po ninyo ako. So, maraming salamat po at sa susunod po. Maraming salamat. And subscribe.